Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 7. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at itabi mo ang aking mga utos sa iyo. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang mansanas ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, isulat mo sa tapyas ng iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid. At tawagin ang unawa na iyong kamag-anak upang maingatan kanila sa kakaibang babae, sa estranghero na nambobola ng kanyang mga salita. Sapagkat sa bintana ng aking bahay ay dumungaw ako sa aking silong at namasdan ko sa gitna ng mga musmus, aking nakilala sa gitna ng mga kabataan, isang binatang walang unawa. Dumadaan sa lansangan na malapit sa kanyang sulok at pumunta siya sa daan patungo sa kanyang bahay. Sa dapit hapon, sa gabi, sa madilim at maitim na gabi. At narito, sinalubong siya ng isang babae na may pananamit ng isang pokpok at tuso sa puso. Siya ay maingay at matigas ang ulo. Ang kanyang mga paa ay hindi tumatahan sa kanyang bahay. Ngayon ay nasa labas siya. Ngayon ay nasa mga lansangan at nakaabang sa bawat sulok. Sa gayoy hinuli niya siya at hinagkan siya at sinabi sa kanya na may walang hiya na mukha. Mayroon akong mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Kaya't ako'y lumabas upang salubungin ka na masikap na hanapin ang iyong mukha at nasumpungan kita. Aking pinalamutian ang aking higaan ng mga pantakip na tapiserya, ng mga larawang inuki, ng mainam na lino ng Ehipto. Pinabanguhan ko ang aking higaan ng mira, aloe, at kanela. Halika, puspusin natin ang ating pag-ibig hanggang sa kinaumagahan. Tayo'y magpakaaliw sa ating sarili ng mga pag-ibig. Sapagkat ang mabuting tao ay wala sa bahay, siya'y umalis sa isang mahabang pagdalakbay. Siya'y nagdala ng isang supot ng salapi at uuwi sa takdang araw. Sa pamamagitan ng kanyang mapangakit na pananalita, ay kanyang pinahintulutan siya. Sa pamamagitan ng pagmamapuri ng kanyang mga labi, ay kanyang pinilit siya. Siya'y sumunod sa kanya kaagad, gaya ng baka na papunta sa katayan o parang mangmang sa pagtutuwid ng mga kadena. Hanggang sa tumagos ang isang palaso sa kanyang katay, gaya ng ibon na nagmamadali sa patibong at hindi nalalaman na ito ay para sa kanyang buhay. Dinggin ninyo ako ngayon o kayong mga anak at pakinggan ninyo ang mga salita ng aking bibig. Huwag humiwalay ang inyong puso sa kanyang mga daan. Huwag kayong maligaw sa kanyang mga landas. Sapagkat kanyang ibinagsak ang marami na sugatan. Oo, maraming malalakas na lalaki ang napatay niya. Ang kanyang bahay ay daan sa impyerno, pababa sa mga silid ng kamatayan.